Okay guys, so dito ngayon is I'll be discussing Ultimate Strength Design or the USD. So first is singly reinforced beam. Okay, so pag sinabi natin singly reinforced beam, so preferably more on tension bars, no? Okay, so yung first na i-discuss ko is regarding with the beam analysis kung paano natin isosolve yung problem gamit yung figure tsaka formulas, no? So next is we go with the details, okay? Like I'll be illustrating the Whitney stress block. Then we go with kung bakit ganyan yung mga values niya. And then we go with the graphs, no? Also with the safety factor. So far ito lang yung mga slide ko. So okay, yan, no? So dito sa singly reinforced beam, provided meron tayong rectangular beam, ito. And then meron siyang tension bars with steel area of ES, okay? So yung centroid nung steel bar to the topmost fiber nung concrete, okay? Centroid nung tension bar, yun yung effective depth. Ito yan, no? Hindi yan yung overall height nung beam, ha? Iba yan. Then we have the neutral axis. Pero dito sa analysis natin, sa ultimate strength design, yung kinukuha natin is yung compression block. Okay? Ito yung compression block. Yung dimension niya with respect to its depth, that is A. Then, ganun pa rin, meron siyang width na B. Then, take note, nininiglect natin yung tensile area ng concrete subjected to tension. Pag sinabi natin compression block, so yan yung effective region na magre-resist nung compression. So, yun, no? Bakit kasi, bakit natin tinatanggal siya or nininiglex analysis? Kasi, yun na nga, no? Concrete is good for compression and not for tension. No? Kaya, sa analysis, nininiglex natin yan. And makikita natin yan sa NECP. Ayan. 2015. Section 422.2.2.2 na yung tensile strength of concrete shall be neglected in pleural and axial strength calculation. Ayan, klarong-klaro. So, kaya tinatanggal natin sa analysis. So, ngayon, gagawa tayo ng stress diagram dito. Ito kung paano natin isolve yung problem, no? So, gagawa ka ngayon ng stress diagram. So, ito yung magiging itsura niya. So, yung compression block na yan is subjected to concrete stress na 0.85 FC prime. Okay? So, rectangular yung ano niya, no? Yung stress diagram niya. So, yung CC dyan, yan yung compressive force dun sa compression block, no? So, volume lang ito. No? Volume lang yan. So, kung ito yung concrete natin, say yan, yung beam. Okay na? Yan, bale. And dito yung compression block mo. So, parang ganito yung itsura niya, no? So, kukunin mo lang yung volume nito. Nung compression, volume ng pressure diagram na yan. Okay? So, parang ganun. So, meron kang 0.85 FC prime times nung, parang area nito, then times A times B. Kaya ganito yung formula for the compressive force in concrete. And for tensile strength, nitong reinforcement natin, simple lang, no? ES lang times nung FY. Okay, so klaro na, no? So, take note yung CC na yan that occurs at the centroid nung rectangular shape na to, no? So, kung A natin to, so ibig sabihin, kalahati nung A siya mag-act. Kaya, bali dito, meron siyang A divided by 2. So, kung alam natin yung dito na distance patungo dito is effective depth, di ba? Ito yun.
Then, kakaltasan natin yan ng A divided by 2. Kaya yung moment arm nung CC tsaka yung tensile force is yung effective depth minus yung depth ng compression block divided by 2. Klaro? Okay. So, yan yung makikita natin sa figure. Next nating gawan is yung strain diagram naman, na? Kasi kahit yung apat lang, no? Ito lang meron yan sa papel mo. I think masusolve mo yung edi makakadesign ka ng beam, na? So, dito na part, tignan ito, concrete to, di ba? So, ibig sabihin, ito yung strain ng concrete. And that is given in the code. We have 0.003 according to ito, NECP section 422.2.2.1. Yung maximum strain at the extreme concrete compression fiber shall be assumed equal to 0.003. Sir, bakit 0.003? Ewan ko din, no? Hindi ko din alam eh. Pero anyway, yung ginawa nung ECA dyan is parang based yan sa mga tawag niyan tabulated data ng mga researchers, na pagkita ka kung bakit 0.003, na? So dito yan, na? So makikita mo dito na meron kang concrete compressive strength. Ito yung mga researchers, na yan, na tinatabulate lahat ng mga value na nakuha nila sa experiment nila. Then, ito yung sa ECI. Okay? So, yung red line na yan, yan yung in-adapt ng ECI based dito sa napakaraming experiment na yan. Ha? So, makikita mo na in terms of strain versus yung strength. So, yung kinuha nila is 0.003. Okay? So, empirical yung value niya. Okay? I think klara yan kung bakit 0.003. So, ganun magtanong. Tandaan mo na lang yung 0.003. Ha? Next is yung dito. Ito naman yung sa strain ng steel. Okay? Kasi steel dito eh. Diba? Steel to. So, stress ng steel. Okay, so yun na, no? So yung magiging analysis natin ngayon dito is ito lang, no? Meron din pala nito, no? So yung strain nung TY shall be FY over ES. So for grade 280 deformed reinforcement, it shall be permitted to take ATY equal to 0.002. Okay, klaro. So, ito yung may papakita ko yan mamaya. Dito. No? Yan. Tsaka dito. So, may papakita natin yan mamaya. So far, dito lang muna tayo kung paano mag-analyze. So, yung paggamit nito is ganito lang. No? Gamitan lang natin yung sinabi ng NECP na yung strain ng concrete for non-pre-stress reinforcement shall be assumed proportional to the distance from the neutral axis. So, proportional lang daw yung dito. So, pwede tayong magkagawa ng ratio and proportion by similar triangle dito sa strain diagram. Klaro? So, paano naman tayo mag-analyze ngayon ng beam or mag-design ng beam based dito sa figure? Okay? So, yung concern lang man natin dito is paano mag-compute ng moment. So, makikita natin yan dito sa stress diagram. Okay? So, makikita natin yan sa stress diagram. So, pili ka lang kung pwede kang gusto mong mag-moment dito patungo sa CC. Yeah? Makukuha mo yung moment yan eh. Nominal. Okay? Depende kung gusto mo mag-moment sa CC, bali in terms of tensile force, or mag-moment ka dito sa T, so in terms of compressive force yung moment mo. Okay? So, using
resisting internal couple moment ay, yun yung pangalan nung couple na moment pa, no? Couple method. Couple method. Pareho lang kasi yung couple tsaka moment eh. Okay. Using resisting internal couple method, so yung mangyayari nito is yung nominal strength natin ngayon will be CC times the moment arm. Okay? Yung D minus A divided by 2. Okay? Or, yung nominal strength natin will be in terms of tensile force times yung moment arm natin. So, we have D divided minus A divided by 2. So, ganito lang yung magiging procedure natin. Okay? So, yung CC substitute lang natin yan. Kaya I think familiar sa inyo yung formula na to na 0.85 FC prime AB D minus A divided by 2. Or, pareho yung sagot ng dalawa ha? Or ES FY D minus A divided by 2. Klaro ba? Take note lang pala, gusto ko lang i-highlight yung FY na FIY na yan. Kasi, supposedly, yung tensile force must be ESFS. Okay? So, since wala tayong value nung FS, kaya yung ginagawa is, ina-assume muna natin na tension still yields. Okay? Kaya yung first step dyan is we assume. O, laging mag-assume talaga sa concrete. So, we assume that tensile steel yields. So, yun yung assumption natin. Yun yung first step para maka-analyze ka ng beam. Kasi kung hindi mo gagawin din yan, iwan ko lang kung makomplete mo. So, balik, kaya yung first assumption is dapat tensile steel yields. Or yung FS is greater than yung FY. Kaya yung gagamitin mo sa first step nung calculation must be FY. Kaya minsan nakikita mo sa mga aklat or kahit sa internet na no? Mga stress block diagram, ito yung lalabas, ES FY. Okay, kahit search mo pa yan sa esclibrary.org, yan pa rin yung ginagamit na eh, kasi nga yan, yun yung una kong sinasabi, yun yung sinabi ko kanina, no, na dapat kailangan muna natin mag-assume na yung tensile steel yields. Don't worry, no? Kasi later on sa computation mo, i-check mo din yan. If, yeah? Kasi sa, after mo makuha yan, i-check mo yan, eh. If assumption is, correct. Ganun yan, no? So, bali, mag-assume ka muna. Then, later on, i-check mo kung tama yung in-assume mo. Pag nagkataon na mali, eh, yun. Doon ka na mag-recalculate again. Na? So, ganun yung ultimate strength design. So, once makuha mo na yan, so, madali na lang kunin yung ultimate moment capacity, yung MU. It's just phi nung MN. Same yan dito, no? Phi nung MN. Yeah? So, kung gusto mo diretso na, so, pwede ganito yung magiging. So, phi nung 0.85 FC prime AB D minus A divided by 2. Then, dito naman is phi ES FY D minus A divided by 2. So, kung familiar mo na to, pwede diretso ka na dito, no? Kung familiar mo na yung diagram. Okay? So, ganun. No? So, yung phi dyan, yan yung tinatawag natin uh,
code capacity. Reduction factor. Okay? Yan yung capacity reduction factor na binigay nung code. Okay? Or let's say, ito yung factor of safety in decimal form. Yan, no? So, yan yung factor of safety in decimal form. Okay. So, puntahan natin yung phi factor. Okay? So, for 2001, automatic yung phi na gagamitin is 0.9. Pero pag 2010 or 2015, iba yung computation. Meron tayong tinatawag na tension control, where yung phi na gagamitin is 0.9 if nag-fall siya dito sa tension control. Then we have the compression control. If nag-fall naman siya dito sa compression control, and that is 0.65. And we have also the transition zone. And then, meron tayong tinatawag na transition zone. Okay? Where yung phi is equivalent to 0.65 plus 0.25 nung Fs minus Fy all over 1000 minus Fy. Okay? So, klaro, no? Okay? So, kung titignan natin yan sa inisipi, ito yan, no? So, for moment, di ba? So, pag mga ganito yung forces, yung gagamitin daw natin for strength reduction factor is ito. 0.65 to 0.09, which is this one, no? 0.65 to 0.09. And, or ito yan, no? So, ito yung compression control, transition control, tension control. Okay? So, in terms of strain, ito yung magiging value niya, no? Yung 0.05, itimes mo lang yan ng 200,000 megapascal. So, that is equivalent to 1,000, no? Yung megapascal yan yung modulus of elasticity ng steel, no? So, pag mag-fall siya dito, pag greater than siya ng 0.005, tension control yan. Pag in between siya ng ATY, tsaka yung 0.005, where yung ATY natin, di ba, binigay dito sa code na 0.002. So, yan, no? So, pag less than siya ng 0.002, that is compression control. So, we will be using 0.6. Yung dito sa kabila is a spiral yan, no? So, it's a spiral column yan. Or any na mayroong spiral, no? Pero, pag greater than siya sa 0.005, ito yung gusto niya ipagamit na phi factor. Pag in between siya nung 0.002 and 0.005, so ito naman yung magiging volume. Or yung 0.005 times mo ng 200,000, that is 1,000. Kaya ganito yung itsura. So either way, pwede ganito yung formula mo or yung ito. Pareho lang man din yung result. No? Or pwede rin hindi mo siya i-memorize, gamitan mo na lang ng linear interpolation. So actually, this can be solved also by using linear interpolation. Okay. So okay na tayo dito, no? So ibig sabihin, maka-compute na natin yung ultimate factor kasi ito lang man yung kulang natin, di ba?
Okay, so ito yung magiging equation natin no, for moment. Isa pang makakatulong sa pag-solve natin or pag-analyze natin ng beam is yung equilibrium equation where by summation of forces x equals 0, dapat yung compression force tsaka yung tensile force must be equal. No? Kasi pag hindi equal yan, mali yan. No? Kailangan mag-equal yan. No? Kasi alam mo na, sa civil engineering, yung mga structures natin dapat hindi mag-move. No? Ganun yun eh. Pero anyway, dito sa analysis, aside sa moment ha, so pwede din makakatulong din sa pag-solve. At talagang partner talaga sila. Moment, compute mo yung moment, tsaka yung ito. Where yung CC is 0.85 FC prime nung AB. And we have the tensile force na ES FY. So, yan, no? Makakatulong din yung formula na to. So, kung gusto mong hanapin yung A, so, automatic na yung ES FY all over 0.85 FC prime B. Okay, so napaka-importante yung equation na gamit na gamit eh. Lalo na pag T-beam, ito kasi yung magiging tawag niyan, parang ano yan, yung first step mo, no? Para ma-verify mo kung toong T-beam ba or hindi. No? So napaka-importante yung formula na to. So anyway, ito yung magiging equation mo, tsaka yung ito, no? Tandaan mo lang yan, no? So ito yung sa method 1, no? I call this as method 1. So yung mga ito is explore pa natin yan sa next na mga video dito sa dalawa, no? So mas ma-explore pa natin yan lalo. So okay na, so medyo mahaba na kasi yung video, baka mahirapan akong mag-upload, no? Kasi mabigat eh. Lalo na sa LMS, no? Hindi niya kaya mag-upload ng ganitong kalaking file. Anyway, so yun lang guys. See you.